Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay isang YouTuber. Small YouTuber lang po. Isa akong OFW na pabalik-balik na lang sa ibang bansa pero wala talagang naipon kahit isang singkong guli. Nagtatrabaho ako sa bansang Kuwait. Kaya lang tumakas kami sa amo. Kasi nga, hindi naman kami pinagsasahod ng maayos at yung trabaho namin ay parang 24 hours pa. Kaya naisipan ko nang tumakas at pumunta sa embassy. Pero, ang akala ko, pag pumunta kami sa embassy, ay makakauwi kami kaagad. Pero inabot kami ng Marso. Saka pa kami umuwi. Ang naubos na lang yung pera namin sa kakabili ng pagkain doon at bumili ng mga merienda. At nang umabot na yung araw ng Marso at kami ay nakauwi na talaga at kasama yung iilan sa mga kasamahan namin na nagkaroon ng mga papilis din at nakuha na yung mga passport niya, ibinalik din sa mga kanya-kanyang mga amo. Pero meron namang hindi na kuha ang mga passport, kaya lang gumamit kami ng travel document. Ang akala namin, pag nakauwi kami dito sa Pilipinas, ay maging matiwasay, masaya kami at magkaroon ng kami magandang buhay. Pero nagkakamali pala kami kasi nung umabot na kami ng mga ilang araw na nakatambay dito sa Pilipinas, nakukuhang pag-asa at nakuhang mga ayuda galing sa DOLE kasi meron po kami mga application na pinipirmahan at sinasubmit namin sa DOLE angkap na magkaroon kami ng cash assistance. Pero wala po kami nakuha hanggang ngayon. Pero yung iba nakakuha naman. Pero kami, napabalik-balik na lang kami sa OWA sa Laguna kasi doon kami nabilong sa Calabarzon. Pero hanggang ngayon wala kami nakuha kahit man lang sa balik yung balik na manggagawa referral sa isang dakakmak din naman ang isang requirements. Kaya hanggang ngayon wala kami nakuha. Kaya nandito kami ngayon nakipagsapalaran maghanap buhay dito sa Maynila. Ang nais ko lang po iparating sa inyo, Doktora, ang itong mabigat kong suliranin sa buhay. Magbalat ng buto, magtinda, at kung ano-ano ang gagawin namin. Hindi namin kailangan na magkupo na lang ng bahay, maghintay kung anong meron, dahil magugutom talaga kami pag kami ay nakaupo lang sa bahay. Kaya naisipan ko na magtinda kung ano-ano ang mga paninda na ikakarga ko sa bike ko. At minsan, inabot ako ng alas 6 o alas 9 kasi nga umuulan, kailangan ko sumilong at hintayin kong huminto ang ulan saka pa ako makauwi. Kaya lang, sa aking pagtitinda at paghanap buhay sa labas, mayroon isang tao bumabagabag sa akin at lagi nagsusok sa akin at pinagsabihan ako na isang masama akong tao dahil nagtitinda daw ako ng mga kung ano-ano. Kaya ito ang pinakamabigat kong problema. Sana tulungan niyo ako at iparamdam niyo sa akin ang pagmamahal at isang payo na gusto kong marinig sa inyo dahil isang mabigat na problema na po ito sa akin. Ako ay nalulungkot na ngayon dahil ako isa'y distress OFW. Nagtitinda lang kami sa labas, sa bangketa. Nakasalamuha namin na yung may sakit, yung malulusog na mga tao. Kaya prone kami sa mga kung ano mamiro mga sakit dito sa labas. Kaya kailangan namin maging malusog at magiging healthy palagi para maiwasan namin ang sakit at hindi kami madaling mahawaan. Kaya lang, ang buhay ay napakahirap. Napakahirap palaga magbuhay na kung wala ikong pera, wala kang trabaho, at wala kang magandang trabaho. Napakahirap talaga magkaroon ng pera at maghanap buhay dito sa labas. Kailangan merong ibang tao na nag-iisip ng masama na nagtitinda daw kami ng mga kung ano-ano. Ito ang bumabagabag at nagpabigat sa aking kalooban ngayon. Kaya sa tuwing naiisip ko, narinisip ko yung mensahe niya na pinagsabihan ako, sobrang sama. Sobrang bigat ng kalooban ko at tumutulo ang luha ko habang ako'y nagtitinda. Minsan,
talaga. Nawalang-wala sa sarili na halos ako masagasaan. Minsan nabangga, muntik nang mabangga yung mukha ko sa motor dahil tumawid ako. Wala akong nakita. Pero yung mukha ko, walang-wala na, wala akong makita. Pero meron pala ang motor na sasalubong na sa akin. Kaya sinigaw nila ako kung ano bang gusto ko bang magpakamatay. Pero wala talaga akong nakita dahil lutang na lutang ako sa sarili ko habang tumatawid sa kalsada. Dahil sa mga mabibigat na problema na pinagdadaanan ko at pinakarga ko ngayon sa panahon ito. Kaya nais ko kung iparating sa inyo ang aking suliranin sa buhay. Habang nagtitinda ako ay unti-unti din akong nag-a-apply para may maaasahan ako. Gustuhin ko namang bumalik sa ibang bansa kahit napakahirap at buwis buhay ang trabaho doon. Hindi namin alam kung anong magiging buhay namin, kung anong magiging mangyayari namin sa buhay namin doon. Kaya parang ano na lang ito, napaka-risky na ang trabaho ang haharapin namin pag pumunta naman kami sa ibang bansa. Kaya wala kami ibang choice. Napakahirap talaga ng buhay dito sa Pilipinas. Ang lahat ay bilihin. Ang lahat ay kailangan mong bilihin at kailangan mong kumita ng pera para magkaroon ka ng pera pambili ng mga pagkain at kung ano namang pang araw-araw na kailangan. Kaya lang napakabigat talaga kung ikaw ay nagtitinda tapos pinaghihinalaan ka at pinag-iisipan ka ng napakasama sa buhay na wala ka namang ginawang masama. Wala kang ibang ginawang masama kundi ang magtinda. Kumita ng pera sa pinakamalinis na paraan kahit na ako'y naglalakad sa kalsada o sa paluguming mga kanal, basta lang kumita ako sa pagtitinda. Sino namang taong mag-ipaglampungan sa akin na amoy pawis ako, balot na balot yung mukha ko ng mga kurontong ito sombrero, na amoy pawis ako at yung mukha ko ay hindi na makikilala na para na ako nagpapalimos na araw-araw na lang ako sinisipon. Sana sa aking mga kapwa YouTuber at sa mga iba pang nanonood sa aking YouTube, sana bigyan niyo akong pinakamagandang payo na para maipsan ang lungkot at sobrang sakit ng nararamdaman ko ngayon. Dahil sa aking paghahanap, ibang tao nag-iisip ng masama sa aking mga ginagawa. Yun ay pinakamabigat sa buhay ko dahil gusto kong umahon sa hirap, gusto kong maghanap buhay, pero yung ibang tao ang iniisip nila iba. Ibang iniisip nila samantalang ako ay nagtitinda at naghahanap buhay at naghahanap ng pera na kung saan napakahirap at buwis buhay yung pinagdadaanan ko. Minsan nakatulog na lang ako habang nagbabike, sobrang pagod, kaulanan, pinagpawisa, naghalo-halo na yung pawis sa aking katawan. Pero yung ibang tao pinag-iisipan ka ng masama sa mga ginagawa ko. May nais ko kung may parating sa inyo mga kaibigan na sana tulungan niyo ako at mabigyan niyo ako ng magandang payo at komento sa ibaba ng aking video. Bigyan niyo akong magandang komento para maiksan ang lungkot ang lahat ng mga kalungkutan ko na pinagdadaanan ko ngayon. Dahil minsan naisip ko na lang na sana mamatay na lang ako. Dahil sa sobrang hirap ng buhay, hindi man lang ma-appreciate sa ibang tao yung ginagawa kong pagtitinda, paghihinalaan na ako na gumawa ng masama, na gumawa ng kapalustugan dahil nasa labas pa ako hanggang ganitong oras. Anong gagawin ko na nagbabike lang ako, nagtitinda? Siyempre, paano ako makauwi ng maaga kung kunti lang yung binta ko? Siyempre, hinihintay ko na ilang segundo, ilang mga minuto kung sakali baka mabagdagdagan pa yung binta ko. Dahil napakahirap na buhay, napakahirap kumita ng pera, hindi kagaya noon na kung magtinda ka man ay halos maubos na yung tinda mo. Pero iba na ngayon, ang paninda mo ay kung hindi swak sa panahon, paninda mo ay laruan, halos wala nang bibili, ilang tao lang ang bibili. Kung magtinda ka naman ng pagkain, kailangan mo ng puhunan. Saan ka kukuha ng puhunan na wala ka naman ng pera? Magkano lang yung pera mo? Kaya napakahirap yung paninda ko ay naangkat ko lang sa kapitbahay ko para matustusan ang araw-araw kong pangangailangan. Hindi ako umaasa sa ibang tao na mayroong magbigay at mayroong tutulong sa akin dahil isang napaka kawawa naman yung tingnan, kawawa naman yung pakinggan pag umaasa ka lang sa ibang tao. Gusto kong kumita ng pera sa sarili kong mga kamay at
sarili kong paghihirap sa buhay. Kailangan kong maghirap at maghanap buhay, hindi yung umasa sa ibang tao. Kaya, nais mong parating ngayon yung komento at mensahe. Huwag niyong kalimutan, mag-iwan ng komento sa ilalim ng aking video. At huwag niyo lang din kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Dahil kung hindi niyo pa napapanood ang aking video, marami pa kayong mapapanood pag kayo pindutin niyo ang bell at mag-i-updated kayo sa sumusunod na mga bago kong upload. Huwag niyo